Hello mga kapatid, good morning sa inyo, good afternoon, and good evening. Welcome to my channel guys. At guys, my part 4 na si Raffy Tulfo in action. So, kung gusto nyong malaman, please keep on watching. So yun guys, I'm so excited sa part 4. Pagising ko ng umaga, ayan, may part 4 na. Pero sa Pinas, siguro mga ilang hours na ago ang nakalipas mula nung pinalabas siya. So dito sa Abu Dhabi ay advance kasi ng 4 hours ang Pinas. So ngayon ko lang siya napanood at so I'm so excited at saka curious guys dahil sa part 3 yung last sabi ni Sir Raffy na ay maghanda daw tayo ng tissue at saka tuwalya. So inaabangan ko kung bakit. So ganito guys, sa office yata sila ng OWA nag-usap yung sa may malaking lamesa na yun at yun tinanong yung babae kung may pag-asa pa ba, pero nag-ano talaga siya, nag-insist na hindi na at hindi na talaga. Kaya sa palagay ko siguro sa kanilang dalawang mag-asawa ay wala, yung parang okay lang, pero pagdating sa anak kasi ano, ang hirap dahil sila talaga yung natatamaan. Ang sabi pa nga ni Sir Tulfo, isang estatwa daw ang kinakausap ng mga bata. Walang pakiramdam, walang pakialam, very selfish si Shirley para sa kanyang mga anak. Ayaw niyang mag-sacrifice para sa happiness ng kanyang 5 anak. Ang focus niya, yung hatred niya sa kanyang asawa, na hindi ko maintindihan guys, anong hatred yun. Kung tutuusin, siya naman yung siya naman yung naghanap ng mali sa kanilang pagsasama. Biro nyo guys, nakailang kabit siya, di ba? Matawag na natin na kabit yun kasi mag-asawa sila, So, yun tinanong sila ng OWA dahil gusto ni Shirley na umuwi sa Davao. Kung kasal sila kasi ayusin yung mga papel ng mga bata para makapunta. Yun ang nangyari guys, na nag-alala si Kuya Charlie na ipadala yung mga bata, baka daw hindi ibalik. So ayun, dahil ayaw na talaga ng babae, nag-hysterical yung babae guys, grabing iyak niya, niyak. Naiyak ako doon guys nung niyakap siya ng mga bata at saka na rin ni Charlie. Niyakap si Sherlyn guys, niyakap nila at humagulhol sila. Doon ako naiyak. Iwan ko bakit umiyak ng umiyak itong si Sherlyn, na grabing drama niya, as in ako yung parang ano ba yan, parang uncomfortable panoorin sa side ni Sherlyn ha, dahil siya yung drama ng drama, as in nung nag-start na si Shirley na mag-hysterical guys, na sinusuntok na niya sa gilid yung asawa niya dahil niyakap siya ni Charlie ng mahigpit habang umiiyak. Ayaw niyang humawak pa kay Charlie, nakaganon siya habang niyakap siya ni Charlie. Sabay bug-bug-bug-bug, ganun. Natatawa ako na naiiyak sa side ng mga bata lang ha, at saka ni Charlie. Pero yung sa babae, as in, ewan ko, hindi ko makuhang maawa sa kanya guys, sa ginawa niya. So ganito, pinalabas mo na yung mga bata kasi nagsisigaw na si Sherlyn. At as in, parang nagwala na siya doon hanggang sa isinusuyo pa rin siya ni Charlie. Hinahawak-hawakan niya pa ni Charlie yung likod niya. Tama namang. Yung mga ganun, yung makikita mo na mahal pa rin siya ni Charlie. Pero yung babae ayaw na talaga. Kasi obvious naman na mayroon na siyang iba yung ayaw na niya. Tapos,
pinagbigyan si Shirley na magwala. Pinagbigyan ni Shirley na magwala, as in may pahiga-higa pa siya sa sahig, paiyak-iyak, tapos pasigaw-sigaw. Sinabihan siya ng owa na, sige, sige lang ka, sige, ilabas mo, sige, kung ano man yung galit sa loob mo, ilabas mo, eh ano mo. Tapos may ano siya, yung para siyang hihimatayin na hindi, yung wala siyang lakas. Parang sabi ko, kailan ba matapos tong pag ano niya, pag sisigaw-sigaw niya at pag iiyak-iyak, yung iwan ko, hindi ko maintindihan guys, bakit siya nag-iiyak-iyak dahil sa mga bata? Sa tingin nyo guys, anong masasabi nyo? Dahil, or baka sa kahihiyan, dahil napapanood na siya sa buong mundo, dahil na-publish nga sa ano ni Sir Raffy Tulfo yung istorya niya sa buhay. Baka yun yung pinag-iiyak niya guys, sa tingin ko lang ha. Yun yung galit na inilabas niya doon, na grabing iyak niya, galit niya sa asawa niya dahil na-broadcast yung buhay niya. Pero pagdating sa bata, parang sa pagsasama nila sa mga bata, sa relasyon niya sa mga bata, parang hindi yun yung iniyak niya guys, sa tingin ko lang ha. Kayo guys, anong tingin niyo? Kung mapanood niyo guys, please mag-comment kayo sa baba kung anong masasabi niyo. Bakit nag-hysterical siya at nag-iiyak-iyak? Ano ba yan? So, ngayon guys, ay napagkasunduan nila dahil hindi pa nila ma-sure kung talagang may certificate of marriage silang dalawa, dahil may pinirmahan daw sila. May pinirmahan daw sila sa harap ng pastor, doon daw sila kinasal. Sabi ng babae, sa pastor lang yun, walang ano. Pero yung lalaki, ini-insist niyang meron. Tapos yun, ang para mabilis, yun ang napagkasunduan nila na isang bata lang ang dalhin ni Sherlyn sa Davao, yung bunso yata, yun. Pumayag naman si Charlie na dalawa, yung kinder, yung sumunod sa bunso yata, yung ibig niyang sabihin. Dalawa ang dalhin ni Sherlyn para hindi daw malungkot, isa lang yung bata. At pagdating, pag bumalik si Sherlyn sa Maynila, kasi si Charlie pala guys nakatira sa Makati, nandoon na rin yung mga bata na nag-aaral. So, mahirap nang ilipat, dalhin yung iba kasi nag-aaral. So, yung bunso na lang. At pagbalik naman, yun, isusuli din ni Sherlyn ang mga bata sa kanya. Tapos yun, nakaiyak, tapos nakakatuwa naman din sa bandang huli guys, kasi parang parang natanggap na ni ano, at least pinipilit ni Charlie natanggapin ang situation, kasi ayaw na talaga ni Sherlyn, wala siyang magawa. Nagjo-joke-joke na lang si ano, si Charlie, sabi pa, sige, friendship na lang tayo, mang. Eh sabi nung taga-uwa, bakit mang, eh di ba friendship na lang kayo? Sabi ni Charlie, aw, best, gano'n. So natawa din ako, imbis na naiyak ako, na naiinis, natawa naman ako sa huli kasi nagjo-joke itong si Charlie. Tapos may papalo-palo pa si Sherlyn. Ang sa tingin ko, sana ay may pag-asa pa silang dalawa. Siguro kailangan lang nila ng panahon guys, para ma-release yung mga kaguluhan sa isip at galit. So wish ko pa rin, and wish ng lahat na magkabalikan sila para sa mga bata. And good news guys, merong, habang nag-uusap sila nung time na yun, pinipilit nilang magkasundo, may tumawag pala guys na isang kababayan natin sa Amerika, taga California yata yun, isang nurse. Gusto niyang mag-donate, magbigay kay Charlie ng brand new na motor at saka pangkabuhayan. Ayun, yun yung good news guys. So, instead na, sabi ni Sir Raffy,
instead na sila yung magbigay, meron na naman palang magdo-donate. So yung ibibigay ni Sir Rafi na tricycle, ibibigay na lang nila cash para pangtulong din sa mga bata at sa pag-aaral at iba pang mga pangangailangan nila. So yun guys, nabilhan na ng Rafi Tulfo team si Sherlyn at saka yung anak niyang isa ng ticket para umuwi sa Davao. At inaasahan nila na pagdating ng panahon ay magkakabalikan pa rin sila. So i-update daw tayo guys sa kalagayan ng dalawa. Kung may improvement man, ayun, i-update daw tayo ni Sir Rafi Tulfo. So yun lang guys ang part 4. Maraming salamat sa inyong panunood at sana wala nang mangyayaring ganito ang OFW na nag-abroad. Masisirain ang pamilya ng Pinas or ang nasa Pinas sisirain ang pamilya. Yun, baliktaran. Sana wala nang mangyaring ganyan guys. So manalig lang tayo sa itaas palagi para malayo tayo sa tukso. So God bless guys. Thanks for watching. Bye. I'm